Napakarami po ang nangangamba ngayon, lalo na't kaliwat kanan ng mga bagong modus operandi. Mm-hmm. At alam nyo ba mga kapatid, no, na kahit mga simpleng gamit na bitbitin nyo, susi o anuman, no, eh pwede nyo magamit na pampaproteksyon laban sa mga kawatan. Nitong nakarang linggo lang, nahuli ang limang sospek sa pagpatay sa advertising executive na si Kay Devantes. Pag-amin nila, dinukot nilang biktima kahit papasok na ng kanilang bahay. Marami tuloy kababaihan ang nangamba. Four, tulak sa braso, tas takbo na si Ate Rita. Para sa kanilang kaligtasan, ang ilan nag-aral pa ng self-defense, gaya ng third year college student na si Marie na nag-enroll sa boxing. Kung may mangyari man po, madepensahan po natin yung sarili natin. Anong pinagkaya ba ito sa earnings? Bukod dito, pwede rin daw gamitin ang mga ordinaryong gamit pag nalagay sa sitwasyon na alanganin. Gaya ng payong na pwedeng ipanghampas. Bago ko to ibaon sa kanya, tutulak lang na to sa akin, no? Tutulak na, hindi na ako makakalapit. Simple lang pwede niyang gawin. Pwede niyang ibaba to. Hindi ko siya makikita. Hindi ko siya mahabol. Pwede na rin siya tumakbo pagkatapos. Pwede rin ipitin ang susi sa pagitan ng mga daliri. Ang susi, pwede rin sutok sa mukha ng tao, babaon ang susi sa mukha. Ayon sa isang self-defense expert, mahalagang may presence of mind. Pag may nakita silang alanganin tao na umaaligid, tumitingin, umalis na kagad at pumunta sa lugar po saan maraming tao. Ayon naman sa ibang self-defense expert, kung hahawakan ka sa kamay ng dalawang lalaki, pwedeng sipain ang mga ari nito para mabitawan ka at makatakas. Kung may kutsilyo namang tinutok sa'yo, kick. Kung pitaka ang tinarget ng mga kawatan, itapon ito sa malayo, sabay takbo. Mas interesado raw ang mga kawatan dito kaysa sa'yo. Tandaan, hanggat maaari, umiwas sa mga delikadong sitwasyon. Aalamin mo kung yung lugar na pupuntahan mo ay hindi ka safe. Meron ka na kagad mga safety precautions. Dean DeFora, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.